So, hello guys. Kumusta kayo dyan? At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa brine. Ano ba tong brine? At paano ba ginagamit ang brine sa refrigeration system? Bakit kailangan natin gumamit ng brine? So, sa videong ito guys, yan ang pag-uusapan natin. So, ito yung unit natin sa provision compressor. Ito ay para sa kitering. Ito ay nagsusupply sa lahat ng mga cold rooms natin, positive cold rooms natin at saka refrigerators. As usual, ito yung motor. Ito yung compressor. Yan sa baba niya, yan yung oil separator. O yan. Actually guys, it's the kagaya din sa isang refrigeration system ito guys. Yan yung condenser natin. Yan. At dyan sa taas yung stainless na yan guys, yan yung evaporator natin. Pero ang pag-uusapan natin dito guys, yung sistema ng brine, kung paano nagagamit at bakit kailangan ng brine. So, dito tayo sa kabila para mas mapaliwanag natin ng maayos. So, itong brine system guys, mayroon tayong brine pump. So, ito yung brine pump natin. Yan. Actually guys, ito yung provision compressor number 2, kaya brine pump number 2. So, yan ang brine pump natin. At ito yung outlet galing sa evaporator. Outlet ng brine. So, galing dyan guys, yung malamig na brine na galing dyan sa evaporator, lalabas sa tubo na yan. Tapos, sisigupin ng pump. Yan. Tubo na yan. Tapos, ibubumba niya yan pataas. Papunta na sa mga refrigerator natin sa mga galis at saka mga bars. Refrigerator at saka mga cold rooms. So, mga refrigerator siguro nasa, hindi ko alam, mga 200 to 300 refrigerator siguro. At saka walk-in box na positive. At dito naman sa kabilang side ng evaporator guys, pag galing dun sa refrigerator natin, babalik ulit dito sa evaporator. Yan ang inlet side niya. Papasok dyan, dadaan dyan sa kahabaan ng evaporator, tapos babalik na naman yan dyan. So, magsa-cycle lang yan guys. Paikot-ikot lang yung brine system. Ibig sabihin yung brine na ginagamit natin dyan, na umiikot sa mga system natin, yan lang yung pinapalamig ng refrigerant natin, ng freon natin. So, ayan. So, ang set point ng chilled water, brine temperature natin guys ay minus 9. Yan yung temperature niya. Yan, minus 8.9. Pero ang set point talaga niyan guys ay minus 9. Pero umiikot pa rin siya guys. Halimbawa, pure na water, tubig na walang glycol. Hindi mo mapapaikot yan kasi mag-freeze. So, ayan ang set point natin, 9.0, minus 9.0. At saka, ang temperature natin, minus 9. So, ayan. Ngayon, ang capacity natin, kaposisyon ng slide valve natin sa 61%, power natin nasa 86%. Kung tubig yan, guys, sa minus 9, kung tubig ang nasa loob na umiikot, I mean, pure na tubig, dyan sa evaporator, dyan sa mga tubo natin, sigurado mag-freeze yan. So, ano ba yung brine? So, ito guys, ang sample ng brine. Actually, yung brine kagaya nito, ito nagli-leak galing dyan sa pump. Yan yung brine. Actually, tubig lang yan guys na may halong propylene glycol. Yan. Propylene na glycol yung halo niya guys. So, yung propylene na yan guys, yan yung ginagamit
para sa anti-freeze. Actually, dalawa yung glycol natin. Mayroon tayong propylene glycol at saka mayroon tayong ethylene glycol. Pero yung food grade, ito yun siya guys. Propylene. Pero actually sa pag bumili ka niyan, ang kulay niyan yung clear. So ito naman yung refractometer natin. Refractometer yun. Yan yung pang-reading natin guys kung ano yung freezing point ng brine natin. Dito guys makikita natin kung saang temperature mag-freeze yung brine natin. Actually tubig yan na hinaluan ng glycol para hindi siya mag-freeze. Ngayon kung titingnan natin to guys, yan. Wala tayong makukuha dahil wala tayong nilagay na liquid. Wala tayong nilagay na tubig o kaya yung brine. So, ayan. Yan yung makikita natin dyan sa refractometer natin. Parang buwis lang siya. So, ngayon guys, i-check natin tong brine na andito nag-leak kung ano nga ba yung freezing point niya. So, ayan, kuha lang tayo ng konti. Ilagay natin dito sa refractometer natin. Ayan, konti lang. So, ayan guys. Mahirap sintro yung kamera. So ayun guys, kung mapansin nyo guys, wala tayong reading. Ibig sabihin yan guys, kasi yung nagre-range lang yung refractometer natin ng 0 hanggang sa minus 50. So ang na-reading natin, less than minus 50 degrees Celsius, mas mababa pa. Bakit? Malamang itong brine na to guys, itong brine na to, itong nagli-leaking dito, nag-evaporate na yung tubig. Mas madaling mag-evaporate yung tubig. Kayong natira dyan, yung pure glycol na lang. So, pag pure glycol, yung freezing point nyan, eh, hindi lang minus 50. Kaya hindi na ma-reading ng refractometer. Pero subukan natin doon sa storage tank natin. Doon makukuha talaga natin yung tamang freezing point ng glycol. Kasi yun, silyado yun. Ito, nag-leak lang yan at saka mainit dito sa baba kaya malamang nag-evaporate na yung tubig kaya pure glycol na yan. So ganun lang yan, pero hindi dapat ganyan yung reading ng brine natin. Dapat ang freezing point nasa minus 22 o minus 20, minus 18 pwede na yan dahil sa minus 9 naman yung set point natin. Ibig sabihin, kahit na papalya pa yung sensor natin at saka aabot siya ng minus 15, safe pa rin. Hindi pa rin mag-freeze yung evaporator natin. So, ayan. Ngayon, pinunasan natin, guys. So, ayan, clear na siya ulit. Wala na naman tayong marireading. Nag-bluis lang siya. Ngayon, subukan natin, guys, doon sa storage tank ng brine mismo, mixing tank namin. Yan. Para makita natin yung saktong reading ng freezing point. So ito yung storage tank natin guys, dito yung transfer unit. At so ayan ang gauge. Yan yung laman ng tangke natin. At ang tangke natin, ito, banda itong manhole na yan. So, ngayon guys, susubukan natin itong, yan. Subukan natin itong galing sa storage tank para makita natin kung ano talaga yung freezing point. Dito tayo sa medyo maliwanag para mas malinaw. So, ayan guys. So, mapapansin nyo guys, mayroon ng guhit.
Ayan. Ang freezing point natin, guys, yung mixing natin, minus 20 degrees Celsius. Diyan tayo sa propylene. Dahil propylene ang gamit natin na glycol. Dahil yan ang mas mabuting gamitin sa mga galis dahil food grade. So, ayan, minus 20. Ibig sabihin, guys, kailangan natin ng lamig na yung minus 20 bago pa mag-umpisang mag-freeze itong tubig na pinapaikot natin sa refrigeration system. Ngayon, subukan din naman natin dito sa sink yung tubig, pure. Di ba sabi natin, ang tubig, ang freezing point ng tubig, 0 degrees. So, subukan natin i-reading yung tubig kung talagang 0 nga ba talaga. So, ayan. Pasensya na kayo, guys. Mahirap pisin through yung camera ng cellphone. Cellphone lang ang gamit natin, guys. Kung tingnan nyo, guys, nasa pinakamababa yung reading. 0 degrees. Saktong-sakto talaga sa 0 degrees Celsius yung freezing point ng tubig. Dahil yan naman talaga. So, ano bang advantage ng brine sa refrigeration system? So, ang isa nito, guys, halimbawa, magkaroon ka ng leak. Halimbawa, kumpara dun sa mga direct expansion. Ibig sabihin, patatakbuhin mo ang refrigerant sa lahat ng mga refrigerator mo at saka mga cold rooms mo. Paano pag nagkaroon ka ng leak? Hindi mo ngayon alam kung saan banda hanapin kasi kailangan mo ng leak detector at saka pupuntahan mo isa-isa para mahanap mo kung asan yung leak. Ang problema, hindi mo makikita. Hindi kagaya nito, pag nagkaroon ka ng leak, physically, makikita mo kagad, guys, kasi tubig lang naman yan. Yung glycol, sabi ko nga kanina, clear yan, tapos hinalo sa tubig at saka nilagyan namin ng orange na pangkulay. Kaya madaling makita. Kung magkaroon man kami ng leak, madali lang hanapin kasi kulay pink yung tubig. Yan ang isang advantage niya, guys, pagdating sa direct expansion. Mas madaling maintenance, mas madaling i-troubleshoot, mas madaling install. Pero pagdating naman sa efficiency ng cooling, siguro mas maganda yung direct expansion. Pero since ginagamit lang naman natin to sa mga positive cold rooms natin, so okay lang. Ang pangalan pala ng hinahalo natin dyan, guys, glycol. At yung glycol, may dalawang klase tayo. Yung propylene at saka ethylene. Yung propylene, yan yung pinaka-food grade. At yung ethylene, sabi nila, toxic. Yun yung pinagkaiba nila. Pero pagdating naman sa heat transfer efficiency, mas maganda daw yung ethylene. Pero since ginagamit natin sa mga galis, so kaya propylene ang gamit. Yan, hinahalo lang yan sa tubig. Habang nagmi-mix ka, kinukunan mo ng reading para makuha mo kung ano yung gusto mong mix. Habang nagkakarga ka ng tubig, hinahalo yan para makunan mo kagad ng freezing point measurement. Depende kung ano yung freezing, kukunin mo na freezing point niya. Pero dito, ginagamit namin dito, minus 22. So, ganyan lang, guys. So, yung brine natin yan, guys. Huwag kayong malito sa brine at saka glycol. Yung glycol kasi, guys, tawag yan nila pag yung pure pa. Pag naluan mo na, nabilong na siya sa mga anti-freeze solution. Although glycol is also a anti-freeze solution. So, pero parehas lang yan sila. So, yung brine natin, guys, yan lang yung pinapalamig ng compressor natin at binubomba ng pump
natin. Yan. Bubumba ng pump natin yan, paikot-ikot lang yan, pabalik-balik lang yan. Ibubumba packet doon sa mga refrigerator at saka mga cold room. Tapos, babalik na naman dito sa evaporator ng compressor natin dito sa baba. So, pabalik-balik lang yan. Pero kung mga direct expansion tayo o kaya mga hermetic ang gamit, isipin mo, gagamit ka ng 500 na hermetic. O kaya direct expansion, pwede naman. Kaya lang, yun nga, yung pagdating sa maintenance, napakahirap. Yun lang yung nakikita kong pagkaiba. Bakit mas pinipili tong brine na gamitin. So, ayan lang guys. Sana guys, may natutunan tayo kahit na konti lang. At sana nakatulong tong video natin. Hanggang sa ulitin muli. At kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin natin yan. At sa kayong mga last few months ago na hindi natin nasagot, pasensya na kayo guys. Naging busy lang talaga. Pero ngayon, bigyan nyo lang ako ng isa o dalawang araw para masagot yung mga katanungan nyo. Dahil hindi naman tayo lagi may signal sa wifi o internet kasi onboard na tayo sa barko. So hanggang sa ulitin, bye bye for now and God bless us all.